What's up mga kabrad? Welcome po muli dito po sa aking channel. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do hit the subscribe button at i-like at i-share na rin ang ating video at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest upload. So ito na nga mga kabrad, show no mercy. Ito po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ngayon po ay tumatayong officer in charge ng ating bansa. Dahil nga po nasa state visit po ang ating pong Pangulo, Bongbong Marcos sa Indonesia at Singapore. At ito nga po ay naging pahayag niya sa kanyang pakikipagpulong po sa ating pong mga security forces. Kung saan nga po inatasan po niya ito na talaga po nga paigtingin ang pagsugpo sa ating pong mga itinuturing na kalaban ng batas, ang mga terorista at ang mga komunista po na nanggugulo sa ating bayan po. At ito nga po ay pagpapakita po ng pagsuporta po ng ating pong Pangulo Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte sa ating pong mga nagtatanggol o ating pong satahang lakas po ng ating bansa. At ito nga po ay masasabi po natin na naipahayag po ito ng ating pong Vice President Sara Duterte dahil nga po alam naman po natin na nung nakaraan ay si Senator Loren Legarda ay nagkaroon ng pahayag na napaka-controversial kung saan nga po ay mayroon po siyang pagkiling at siya mismo ang naghayag sa kanyang sarili na siya ay alyado o nakipagtrabaho sa mga komunista na alam naman po nating itinuturing po na kalaban ng ating pong pamahalaan. At ito nga po ay nilabanan po ng ating pong dating Pangulo Rodrigo Duterte at ito nga po ay pinagpapatuloy ng ating pong Pangulo Bongbong Marcos. So para po sa ibang detalye ng pahayag po na ito ng ating pong Vice President Inday Sara Duterte ay panoorin po natin ang video po na ito. Altogether, by forces motivated to derail our progress off the track. Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hard line. We should show no mercy to criminals and terrorists. The Philippines will only be able to truly recover and build post-pandemic and meaningfully stand with honor and pride as a nation if we successfully address the threats to security. Let me express my gratitude to the security sector's professionalism, integrity, commitment, and undying love of our country and the Filipino people.